Welcome to my channel, JM College Skill. Ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa pag-fix ng AppShow Setup Utility. So, kapag i-turn mo yung laptop mo, automatically pumunta siya by setup at ito yung lalabas na ganito. Okay? So, ganito ang lalabas, AppShow Setup Utility. Okay, so kung na-experience nyo ng ganitong problem ng laptop, sa video na ito, ituturo ko kung paano i-fix ang ganitong problem. Bago tayo magpatuloy sa pag-fix ng ganitong problem, kung bago ka pa sa channel na ito, huwag mo kalimutan pinutin ang subscribe button at bell notification button para updated ka sa lahat ng latest nating video. Okay, so umpisa na natin. Para ma-prove natin na ganito talaga yung mangyayari, na kapag i-start natin automatically direct siya dito sa BIOS setting at ganito yung mag-appear, AppShow Setup Utility. So para ma-prove natin, i-restart natin. Okay, yan. Okay, turn off ko. Yan. Then, hintay muna natin ng ilang minuto para hindi masira yung hard disk. Kasi kapag i-turn on natin agad, so yung maapektuhan yung hard disk. So masasira, madaling masira yung hard disk kapag i-turn off, then automatically turn on. Okay, so turn on na natin. So yan, so na-prove na natin, automatically nga dito siya sa BIOS setting at ganito yung mag-appear, AppShow Setup Utility copyright, okay, C2003 American. Okay, i-check muna natin yung doon sa Advanced tab, Security tab, Boot tab, and Exit tab. Okay, yan. So, sa Advanced tab, OS support niya is Windows 8. Okay, so sa Security, okay, Secure Boot is enabled. Then, LAN CM disabled. LAN Remote Boot disabled. Then, dito sa Exit tab, so, dito sa Exit tab, disable yung exit and disable yung save and exit option. So yung active lang, save changes and reset, discharge changes and exit, restore defaults. So tatlo lang. So yung ito, hindi natin pwede i-select kasi naka-disabled siya. At kahit pinutin natin dito sa shortcut key niya, F4, save and exit. So, kahit pinutin natin yung F4, yan mag-appear. Yan o. Save configuration and reset. Pero in pinindot ko yun, F4 ang pinindot ko. Okay, ulitin natin. Ito yung F4. Okay, so nag-connect ako ng ibang keyboard para makita natin. Okay. Yan. Yan. Okay, pindutin ko ang F4. Ito ang F4. Okay. The same pa rin ang mag-appear. Save and reset. Save configuration and reset. Okay. So, nakalagay dito, F4, save and exit. Pero dito, pinindot ko yung F4, itong lumabas. Kasi, hindi available ang save and exit option. Kaya, automatically,
direct siya dito sa save and reset. So yan, save configuration and reset. So exit natin. So ito yung solution natin dito sa problem na ito. Okay, sana matulungan ka ng video na ito. At huwag mo naman kalimutan pilitin ang subscribe button para masuportahan mo yung channel natin. Okay, so ibalik natin muna dito sa main. Yan. So ito ang sa main niya. So ang pangalan ng Acer, ito, manufacturer name Acer. So product name is 1Z1401. Okay, product name 1Z1401. Okay, so yan ang pangalan niya, product name. Okay, next. So wala tayo, ang gagawin natin dito sa main tab, itama lang natin yung ito, yung step 1 natin, ha. I-highlight yung date. Yan. So palitan yung date. So date ngayon is February 1st. Okay, February 1st 2022. Okay, ilagay natin dito 02. Yan. Then dito sa ang 02 is February. So doon sa 31 palitan natin. Okay? Ilagay natin 02. Then pindutin ang tab. Tab ang gamitin para maka punta doon sa 31. Tab, ito tab. Ah. Tab sa keyboard. May makikita kang TAB. Ito. Ito. Okay. Yan. Yan. No? So, kapag pindutin ko yan, automatic ay makapunta doon sa year. Yan. No? Ayan. Okay. Doon lang tayo sa date. So, December, February, nakalagay doon. Lagay natin February 02. 01. Yan. Okay. So, February 1, 2022. Okay. So, doon naman sa time natin, yung time niya ngayon, itama na natin yung time. Okay. So, ilagay na natin yung tamang oras ng ngayon. Okay. Ilagay natin dito is 11 pala. Okay, ilagay natin dito 11. Yan. 11. Ilagay na natin 48. Kasi kanina pa yun eh. Ilagay 48. Okay. So, correct time niya ngayon is 11:48. System date is February 1st, 2022. Okay, so kapag napanood mo ang video na ito, automatically, palitan mo na agad, pagsabay mo na agad dito. Palitan mo na yung tamang oras, itama mo na yung oras, then itama mo na rin yung date. Okay? So, yan ang first na gagawin mo. Itama ang oras at saka yung date. So, yun ang step 1. Okay? So, step 2, palitan ang OS support from UEFI to legacy. So, kung walang legacy, walang UEFI, kung ganito ang setting ng BIOS setting ng laptop mo, Windows, pangalan ng Windows at saka yung others. So, i-select mo lang yung others. So, dalawa lang yung ginagawa natin. So, ayaw na lang gagawin natin para ma-fix ito. So, ngayon, i-check natin sa security boot. Okay? Gamitin ang right arrow key sa keyboard. Yan. Security. Okay. Secure boot disabled. Boot. Kanina, disable ito. Ang active lang.
LAN remote boot. Yung LAN CM, CSM, disabled siya kanina. So ngayon, enable na. So sa exit, disabled pa rin yung save and exit option. So, wala na tayong gagawin doon. So, chinek lang natin. Okay? So, para ma-save natin at i-exit natin, pindutin lang natin yung key niya dito. F4, save and exit. So, pindutin natin ang F4 sa keyboard. Yan. Tapos, i-select ang yes. So, selected na ang yes. So, ang gagawin mo is press mo lang yung enter sa keyboard. Yan. So, automatically mag-restart yung laptop. Okay, successful na ang ginawa natin. So, kung ganun yung mangyayari sa laptop nyo, so, sundin nyo lang yung lahat ng step na ginawa natin kanina. Okay, hanggang dito na lang tayo. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.